Suppose you are going to Baguio inside the Victory Liner bus as a passenger, and then suddenly upon reaching Tarlac, the bus driver suffered a minor heart palpitation. So the bus is stalled right in the middle of the highway, blocking the flow of traffic, delaying everybody. And then suddenly, while the bus, anybody here among the passengers who can drive this bus so we can bring our driver to the hospital? I can drive a Corolla, but you cannot drive that bus. Are you a driver? Suppose in case of an emergency, nag-excursion kayo with the whole company, na may nangyari sa bus driver, and you are the only person there who can really drive that bus, and you have no previous experience in bus driving, do you think you can manage to drive that bus? Sabi nila, hindi ko kaya yan. Bakit? Dahil mabigat siya, bakit hindi mo naman kinakartayan? Dinadrive mo lang naman yan. Of course you can do it, as long as you know the differences between these two. So I will teach you how to drive a bus. If you remember last meeting, I discussed with you in detail the differences between driving a manual transmission against automatic car. So if you enrolled in this manual transmission without driving this automatic car, by knowing the differences in theory, by attending the seminar, I'm sure you can be able to drive this automatic car. Kasi alam mo na ang pagkakaiba in theory. The same thing is true in any vehicle. Basta marunong ka ng mag-drive ng kotse, knowing the differences between these two, mag-drive mo na yung mga yan. Like for instance, because of the prohibitive prices of gasoline now, ang daming na bumiling motorcycle. Motorcycle. Yan. Ikaw, hindi ka pa nag-drive ng motorcycle. Ang dinadrive yung Corolla mo araw-araw. Eh, gusto mo mag-drive ng motorcycle, kaya mo kaya ito? Siyempre, kaya mo kahit hindi mo pa nasubukan. Dapat alam mo lang pagkakaiba. To learn how to ride a bicycle, a motorcycle, dapat marunong kang mag-bike. Kasi pag marunong kang mag-bike, you know how to balance. Requirement yun. At marunong kang mag-drive. If you know how to bike, and you know how to drive, you can drive a motorcycle. Basta alam mo lang ang pagkakaiba. Everything is the same. Driving a motorcycle, driving a car is the same. Ngayon. Sa kakotse, pag nag-start ka, you apply the gas. Sa motorsiklo, may gas din. Saan ang gas ng kotse? Sa pedal, dito, sa paa. Yung motorsiklo dito. Boom! Boom! Yun ang gas niya. Oh. Sa kotse, pag nag-clutch ka, yung lepot mo nagka-clutch. Sa motorsiklo, hindi. Nandito yung clutch niya. Yan. So, nandun ang gas, dito ka nagka-clutch. Sa kotse, pag nagsisip ka, you shift the gear like this. Yung kamay mong ginagamit ko. Hindi pwede yung kamay mo dahil yung kamay mo nasa gasolina. Yung kaliwa mong paa nasa glass. So, kailangan yung paa mo magkakamyo. So, ang kamyo dito, right foot mo ang nagsisip sa gear dito. Yan. Dapat ganun. O. So, pareho-pareho lang. I-adjust mo lang konti. Oh, marunong ka mag-bike. So, ito palang gasolina. Ito palang glass. So, boom, boom. So, pag i-release mo yung glass, ako, chirin mo yan. Ito, i-release mo rin yun. Pareho lang naman yun. Oh. Pero dapat marunong ka mag-bike. Oh. So, pag sinubukan mo, siguro for the first time, medyo nailanganin ka, pero later on, matatry mo na yan. Ngayon, driving a Victory Liner bus. Anong pagkakaiba? Now, driving a small car, how do you shift the gear? Clutch down, no gas, second. Release clutch, gas. From second to third, clutch down, no gas, third. Release clutch, gas. That's the way you do it. Driving a big bus, especially the old ones, that's not the way you shift the gear. How do you shift the gear? Let's say you're on the first gear. Clutch down, from first gear, neutral muna. Release clutch down, from neutral to third. From third to from second to third, clutch down, from second, neutral muna. Release clutch down, from neutral to third. You have to press the clutch twice before you can shift from one gear to another. We call it double clutching.
Angkor cek kelas tau, second kagak ini. Kelas tau, tersiara kagak jar. Angkor ultra inte, kelas tau converse get neutral muna. Release class, kelas tau from neutral to second. So you have to press the clutch twice because they have bigger gear. Lahat ng lumang truck ganyan, buses, double clutching sila. Pero mga modern buses, para din ordinary ka, you also press the clutch once. But the old buses, they are all double clutching. Is that really true? So when you go home, you take an old bus. Okay nga po ito, hindi mo mo talagang double clutching ito. Siyempre hindi mo mapapansin yan. Because when he's shifting it, he will not do it in his slow motion. Clutch down, neutral, then it's like, hindi. Siyempre, pinipitik niya mabilis yan. Kung hindi mabilis yan pa ang mata mo, as if he's only pressing it once, but actually, it's twice. Gear. As far as the gear is concerned, driving is more than watching first, second, third, fourth, fifth, and reverse gear. Among traction buses, sometimes a minimum of 7 gears, a maximum of 15 gears. Marami silang gear. You cannot imagine memorizing 15 gears. You cannot even memorize per second, third, and fourth gear. Much more to memorize 15 gears. But the most difficult part in driving, it's not only for bus driving, in any driving for that matter, is calculation. You know, driving a small car. Yung maliit na ko, it's so small, it's so empty. Para ka lang naglalaro. You are driving a Corolla on the city, maybe. You are running straight. You want to make a turn. As soon as you reach the corner, you swerve to the left like that. You can see the link. Lumilipos siya agad. Driving a big bus. As soon as you reach the corner, you swerve to the left. Lahat ng bahay sa kanto. Mawawala lahat yan. Remember, mahaba yan. Kailan bubuelo ka muna. Kaya hindi sila pwede pumasok sa mga maliliit na iskinita because of their length and width. The moment you learn how to drive a big vehicle, not necessarily big bus, any big vehicle, you will not feel happy and safe anymore driving a small car. Pag nakadrive ka na ng mga bus na ganyan, mga expedition, mga Pajero, mga Montero, mga Nissan Patrol, pag nakadrive ka ng mga ganyan na sasakyan, parang ayaw ko nang mag-drive ng kotse. They are more relaxing to drive, saka safer sila. You can see that. You go along EDSA in front of SM. You drive a small car. And then you go near a big bus. Diyos ko! Ang laki nito! Para silang igante, laki-laki nila. Ikaw para ka lang langgaw. You shy away from this bus. Because the tire of the bus is even bigger than your car. Lalo sa tapat ng SM, talagang matatakot ka dyan, pag-ichanti ka. If you are the bus driver, sige, lumapit kayo. Pag-ilip kayo, pag-untukan lang siya. Ang yapang nila, yung mga bus driver, parang silang mayari ng EDSA. Driving a small car, especially the old one, you want to make a complete turn, you turn it, ang bigat, ikaw pa lahat ang magpapalik na ganyan. Ay, mga bus na yun, super power steering yan. Even with one finger alone, you can turn the steering like that, all the way to the left, and then you just leave it alone, it goes back, pumabalik siya pag-isa. Driving a small car, especially the old one, if you want to make a complete stop, you have to pump the brakes several times. Ang pinubong mo mo ba yung brake? Ay, mga buses, pshhh, ang nalakas na mga brake niya. Air brake sila. A little tapping of the brake, titilapon lahat ang pasero niya. Air brake sila. In fact, before, there was even a law about this. All buses are required by law to put a big signboard at the back. Caution, keep distance, air brakes. Malalakas ang brakes nila. Now, it's more tiring driving a small car than driving a big vehicle. Sa instrument panel arrangement alone, kaya na, nakakapagod drive ng kotse, you take this in, umupo ka sa kotse, nakaganyan ka. You want that, nakaganyan ka. For 10 hours, kanya-kanyan, pag nakakapagod, ang bus, nakatayo ang munibela sa tapat niya, ginaganyan-ganyan-ganyan lang ang munibela. So if you climb up the bus, unless you know where the bus driver is located, as if it's just one of the passengers. Ang gagano lang ito, right? So these are the differences between driving a small car against driving a big bus. So in case of an emergency, and you are forced to drive this bus, do not hesitate.
Subukan mo. I-try mo. Siguro po, the first few blocks, maraming bahay ang magigibaw. But later on, I'm sure you can be able to drive this bus. Suppose you know how to drive without a driver's license. Are you a driver? Suppose you have a driver's license without knowing how to drive. Are you a driver? Who is the driver between the two? The one who knows how to drive without a license, or the one who has a license without knowing how to drive? Suppose you are a single mother, and it is the opening of the classes. You are so desperate to look for a family driver. So in desperation, you advertise in the newspaper, wanted family driver. Fortunately, these two fellows apply. Of course, before you hire one of them, you have to interview them individually. For you, what are your qualifications? I'm happy to tell you, Mambo, I have 10 years experience as a driver. Wow, very good. But I have only one problem. What's that? I have no license. Problem mo nga yan. What about you? Ma'am, I have 10 licenses. I have also one problem. What is that? I don't know how to drive. Pag hindi nila sinabi yan, sino tatanggapin mo sa dalawa? I'm sure you will have this person who has a license. You presume, since he has a license, he knows how to drive. Which is not always true in our country. In Metro Manila, millions, millions of licenses issued yearly. Majority could not drive. In the remote provinces, it is the opposite. Majority of the tricycle drivers, jeepney drivers, in your town, they drive. But they have no license. Bakit ganun sa probinsya? Karamihan ang tricycle to, mga jeepney, walang lisensya. Well, it is understood because in the provinces, there are no LT offices there. You have to cross the sea for several days just to go to this capital area. You have to hike the mountain for several days just to go to the LTO. Bakit ang may magpapakahirap niya? Secondly, you are not afraid to drive in your own place because you know everybody there. Yung mayor kapitbahay mo. Yung police kaklase mo ng high school. Eh, sinong huli sa isang provincia? Eh, kamag-anak mo lahat ng tao rin eh. Now, kaya drive ka ng drive, every day you will drive. But actually, it can happen anytime. Nakapatay ka ng bata ngayon, may nasa kasahan ng bata, legally you are guilty, automatically, because you have no license. Pero tinignan mo nasa kasahan mo, gamagalang po rin. You know, in the province, you can settle everything amicably. Suppose you are planning to go to Manila, wala kang kamagalang sa Manila, you have no license, no problem, you can go to Manila. How? You just go to your friend's policeman. Nakita mo sa kaibigan mo. Alam mo, brad, actually, kapatid ko, kung nasa ako po. Alam mo, yakin ko sa airport. Alam mo naman, wala ko ni CC. Pwede ba issue mo ng ticket kung wala na uli mo kung pahapon? I-issue ka lang ng ticket, traffic violation receipt ng police. Reckless driving violation. Fake lang yan. Ayan, bibigyan ka lang ng ticket. Pero wala ka naman, hindi ka naman na uli. May ticket sila eh. Under the law, with a ticket, you can use this as temporary license within 72 hours. Kaya kahit sa Manila, basta adawin ng police, natiketan ka, that ticket is valid as a license within 72 hours. So for 72 hours, that is 3 days. So pwede ka na mag-drive from the province going to Manila International Airport. O, pagbalik mo sa probinsya, bumalik ka lang sa police. Brad, nandito na ako. Itong ticket, ibalik mo na sa libro. I-cancel mo na lang. I-cancel lang nila eh. Tapos, itong sabutador, pinabigyan niya atin sa'yo. Ganun lang sa probinsya. Nakakalusot siya. In Manila, Manitox, every corner, every district, you can see LTO office. It's so easy to secure. Not only license inside the city. Anything you want to do, lahat mo bibili mo dito. Diploma, birth certificate, passport, nabibili mo talaga yan. Kumisyon tumatawag na, but it's true. To tell you frankly, in 1960s, the Socialized Driving Institute was the one issuing the license. At that time, student permit was not a requirement. Ngayon lang naman rin required permit na yun. That is not a requirement. Upon enrollment, the secretary will ask you, ano gusto mo? Na pro or professional? Ano ba kakaiba? Wala, 5 piso lang. Ano kasi nyo siya 5 piso lang eh? Every morning, pupunta yung secretary sa LTO. Kuha kaming gun form. Ang mga lisensya na ginawang plastic eh. Papilang sila.
wala pa naman computer nun eh. Typewriter pa lang. Wala pang cash register nun eh. Typewriter pa lang. O, so plan form yan. Pre-signed by the registrar. Lalagay lang namin name, address, height, weight, yan. Tapos, resibo. Receipt amount of 5 pesos. Ask for payment for a non-professional driver's license. Valid for 1 year. Itatatak lang namin. O, our number, date of issue, place of issue. Meron ka ng number. Kaya pagka-enroll mo, bibigyan ka namin number. Kami pag-i-issue eh. Sige, driver na, may number ka na. Then at the end of the day, we just surrender the amount to the LTO, including the account support. Ganun lang ang kota namin ng araw. Eh, may mga mayaman na wise. Magkano niya siya? 5 piso lang. Ang mura lang pala, no? Pwede ba kumili ni Sampo? Sampo ni siya siya gusto ko. Kung Sampo, bibigyan mo sa akin, magkano? 5 times 10. 450 pesos. You can secure 10 licenses wow. In one day. Tatay lang naman eh. Ano gusto mong pangalan? Lahat ng gusto kong pangalan, hindi mo lang yan. Alam mo, hindi ko gusto yung pangalan ko eh. Ano ba ko kanya? Shadyako. Ayaw ko Shadyako. Ilagay mo Elvis. De la Cruz ako. Ako yan. Juan de la Cruz. Pedro de la Cruz. James de la Cruz. Lahat de la Cruz. Pero iba-iba ang pangalan. Ang wala pa na akong kasi, maglalagay ka lang, I'd say picture, hindi po, meron ka ng lisensya. At araw-araw nagdadragya, 10 ang lisensya niya. Pag nauli ng police, o sige, sa'yo na yan. Meron pang siyam na natitira dito. Araw-araw pinamibigay lang niya. Pag naubos balik, bigyan mo lang ang 10, wala tayo sa bukapot eh. Pero araw ganyan, kasimpleng gumawa ng lisensya. And the government is not strict about it. Pinababayaan niya. Why? Licenses were not recorded at that time. And secondly, the government is trying to encourage everybody to learn how to drive. In 1960s, wala pa naman masyadong driver dito eh. The population of Petromal natatrabaho ni 3 million. Pumunta sa Quezon, akin yung wala sa Kenya. Pumunta ka sa Etsa, wala sa Kenya. Ha? Kaya pag nagtuturo kaming babae dyan eh, lahat ng tao nanonood. Ha? Babae mo! Babae! Basta nakikita niya, eh ngayon, 30 million na tayo rito. Kailan maging stricto na ang government. So you have to secure student permit first. So both are not considered driver. If you know how to drive without a driver's license, you are like a doctor practicing medicine without passing the board exam. Yes, you finish the course, but you are not licensed. If you have a license without knowing how to drive, you are like a teacher teaching college education with paid diplomas, with paid transit of records. You did not earn that license, you just bought that license. So as far as the government is concerned, to be a driver, first, you must be of legal age. You must know how to drive. You must know all traffic rules and regulations. And you are able to secure a genuine license by going to the LTO personally and passing all the series of examination plus drug testing. Only then you consider yourself a driver. If you cannot drive a dump truck, a terminal truck, don't worry. Anyway, if you apply for a license, nakatatak naman sa likod ng lisensya niyo. Kung anong kotse pwede niyong isdrive. Kaya dapat mag-ingat kayo dyan. Meron tayong restriction po. Kaya dapat pag may lisensya kayo, tignan mo yung code mo. Kasi dito ka po. Palagi inuuri yung mga babae sa mga code na yan. Pag nakalagay sa'yo, 2 wheels only. Ano pwede mong i-drive? Motorcycle. Hindi ka pwedeng mag-drive ng kotse. Tulad yung nag-deliver ng pizza pie. Yung mga McDonald's na yan. 2 wheels lang ang lisensya niyan. Hindi siya pwede mag-drive ng kotse. Kasi ang kotse, 4 wheels yan. Oh. So, 2-3 wheels only. Oh. O kaya, 4 wheels only. Not exceeding 4,500 kilograms. Oh. 4 wheels up. 4 a car up. 10 wheeler, 6x6 truck. 2-3-4 wheels up. Lahat pwede na. Automatic clutch only. That means, you can only drive automatic car. At palaging tine-check yung police, lalo na yung mga babae, mag-ingat kayo. Along EDSA, pag mga chocolate boys na nandun na nagbabantayan, pag nakita nilang babae ka, siyempre, iaharas nila. Lalapit ang MMDA. Good morning, ma. Anong sasagot ng babae? Oh, what's good about morning, ha? Ganyan ang babae? Pwede ko bakit alisay sa inyo? Bakit? Pwede siya sumukot ng babae. Kala mo, nag-aaway palagi. Anong violation ko? Wala ko.
Eh, wala ka lang. Bago ko pinititigil. Tinitin na ko lang kung meron ka lisensya. Siyempre meron. Bakit sinama ang ulo ko? Ang tatry mo ko lang siya. Ganyan ang mga buhay sa bako. Hindi mo naman sila madaling ang kanil eh. Gusto ko nga makita, nandyan sa bako, nandyan. Ilabas nyo, ang daming karga ko sa bako. Ilalabas ko. Eh, gusto ko makita, ikaw ba kailangan? Ganyan ang mga eh. Mahihirapan ka talaga eh. Yung MMD, kala mo magkakansya, hindi natatawa siya. Natatawa niya yung misis niya. Hindi niya din ang misis ko eh. Kaya, ilalabas niya na yun. Lipstick, cellphone, lahat, pati panty, lumabas na lang dyan. Wala ang lisensya. Nandun sa isang bago. Alam mo, babalik siya. Pag nakikita niyo wala ni babae siya, driving without license. So please remember that, every time you get down from your car, ang unang tinitingnan mo, lisensya. Lalo na yung mga babae, palipat-lipat ang bag. Pag puting suot, puting bag, pang black suit yan. Tapos isang taon na pala lisensya, nasa black bag. Eh hindi mo napapansin. Kasi nung araw, lisensya tinitingnan lahat ng tao. Ngayon iba na. Pagkaupo mo, nandiyan ba siya po? Yung cellphone ng panati, nasa opisina ka, nakalimutan ko, babalik ako sa cellphone mo. Kahit saan ka, babalikan mo yung cellphone mo, pero di siya hindi mo babalikan. Which is not correct. Yeah. So, titignan ngayon lang ko. Automatic glance only. Ang tuod ng babae ito, automatic glance lang. Tinignan niya, manual ang dinadrive mo. Ma'am, walao kayong manual na code. Ang code nyo, automatic. May violation dyan. Temperature is like this, like this. O, alam mo ang code mo? All wheels only. Not exceeding 4,500 kilogram. That means that's a manual transmission yan. You are driving automatic car. Ma'am, walao kayong automatic trucks. Manual ang code nyo. May violation dyan. Temperature is like this, like this. You are then similar like this. Tatakutin ka ngayon. So, parinig na siya pa rin until you will be forced to give money. Dapat mag-ingat kayo. Under the LTO memorandum, like in your case, you just learn how to drive. If you apply for a student permit, for a non-professional, without specifying the vehicle that you plan to drive, ang ilalagay nila, manual, four wheels only. Nag-drive ka automatic na yun. Hindi mo na patatak ang automatic na po. Nahuli ka ng polis. Huwag you argue your case. Ma'am, wala ko kayong automatic po. Eh, ngayon, wala. May violation nung kayo. Ano violation ko, ha? Wala ko kayong automatic. Ang code nyo, manual. Ano nga ang violation ko, Ron? Eh, wala nga ko kayong automatic. Ano naman ang violation ko, Ron? Eh, manual na, kaya ko eh. Eh, mo kaya automatic? Kasi lang, tapulo mo ah. Kahit saan tayo makarating dyan, didimanda kita dyan. Yan, datos na po. Pagkang meron kang manual, it is under secure. You don't have to secure this man automatic. There is no violation. Pag pinipilit niya, sige, tanong ko, didimanda ka. Ngayon, pag, if you just arrive from the States, nagdadrive automatic sa state. You happen to be staying in Manila. Nagkumuha ka ng code na automatic and you happen to be driving manual. Ah, may violation niya. Mayroong violation ko. Okay? So, that is the meaning of driver. Okay. Next, classification of motor vehicles. How do we classify motor vehicles? Alam mo kasi ngayon, conscious na kayo sa mga kotse. Gusto nyo lahat, alam nyo yung mga lahat na sasakyan. When you are not yet driving, you don't care about cars. Hindi mo man tinitignan yan eh. You are not particular about cars. Ang mga tinitignan mo ng jeep. Puro jeep, gusto mo yung mga stereo. Yan ang mga gusto ko eh. Gusto ko yung jeep, sayo, stereo. Kasi yan ang sinasakyan mo eh. Yung mga kotse na yan, wala yan. Pero ngayon, nag-drive ka na ngayon. So, meron ka ng kotse.
Puro kotse na tinitignan mo yan. Mga jeep na yan, wala kang pagkakataon. Pero kung isang napapasinate ka sa mga magagandang kotse, lalo na mga imported, mga Montero, Pajero, Expedition, CRV, lumisan, may mga may nakikita ka ron. Kasi matter to every cause, may nabugod yan. Ang important sign na nakikita mo sa mga nuclear vehicles, four-wheel drive. Palagi nila nilalagay yan. Now, unless you know the meaning of this and you take it literally, four-wheel drive, apat daw ang gulong. 1, 2, 3, 4. Apat nga naman. Bakit kailangan pag ilagay na apat ang gulong? Kita-kita ko naman apat ang gulong yan eh. Oh no, that is not the meaning of God. It's a very important sign. A luxury sign pag naka four-wheel drive ka. Why? Yung bisikleta, ilang drive? Pag pinanda mong bisikleta, ang umiikot yung likod lang. Diba? Yung harap, pasama-sama lang. So pag tinaas mong bisikleta, yung quick, tatakbo ba yan? Hindi. Kasi ang drive niya nasa likod. One-wheel drive lang ang bisikleta. Ang kotse, pag sinip mo yung gear, umiikot ang likod, back-wheel drive yan. Yung harap, wala. Pasama-sama lang sila. Kaya ang kotse, yung gulong sa likod, two-wheel drive lang ang kotse. Pag yung bagong kotse, sinupunggit, ang tumatakbo yung harap. Yung likod, pasama-sama lang. Kaya front-wheel drive ang mga bagong kotse ngayon. Front-wheel drive. But still, two-wheel drive lang sila. Kaya mahina silang klase. Two-wheel drive. So, pag nalumak yung harap, hindi na makahilang likod. Kasi ang drive niya nasa harap. Front-wheel drive. Ang mga Montero, mga Pajero, mga Nissan Patrol, when you shift the gear, lahat ng gulong may drive. Lahat sila sa gear. Kaya diyan ko din crossing rivers, in climbing up mountains, sa mga paa, tumulusok yan. Kahit na malubak ang likod, ihila yung harap. Pag nalubak yung harap, ihila ang likod. Kaya mas mahal yan ang mga four-wheel drive. Kaya they always emphasize design. Luxury vehicle yan. Mahal ang mga four-wheel drive. So whenever you buy this brand new CRV, yung mga lumang CRV, important sila, four-wheel drive sila, but they consume more gasoline. Kaya hindi masyado binibili ng Pinoy. So ang mga bagong CRV ngayon, two-wheel drive na lang sila. And mostly, front-wheel drive sila. Kaya mas mahina ang gasolina ngayon, ang consumption ng mga bagong CRV, kasi two-wheel drive lang sila. Ang mga pickup, may mga four-wheel drive, may mga two-wheel drive. Pag bibili kang Mitsubishi na pickup, pag four-wheel drive siya, ang brand niya is iba. Yan. Pag L200 siya, two-wheel drive siya. Pero yung malaking gulong na yan, ha? Malalaking truck na naman ganyan, mga pickup, four-wheel drive siya. But they don't put it four-wheel drive, 4x4 ang nilalagay nila. Pag nakakita ka size ng mga pickup, mga Estrada, mga 4x4 kasi lang ang brand nila, Estrada. Yan. 4x4 sila.